Hello everyone, this is your Tito Gi again and welcome back to Tito Gizmo. Smart Home 101 is explain ko sa inyo kung ano yung mga kailangan para magkaroon ng basic smart home or home automation. Itong apat na gizmo na to ang kailangan nyo para makapagsimula po kayo ng smart home. So, bago ko po sabihin po kung ano po yung mga gizmo na yon, sagutin ko lang yung tanong na to. So, ang tanong is, nagre-rent lang po kami. Hindi po sa amin pwede yung smart home. Sabi ko, bakit hindi naman pwede? Eh, ang smart home is dalawang klase. Meron tayong mga portable devices and then meron din mga fixed smart home devices. So, for example, yung mga gizmo na pwede mo tanggalin pag nilipad ka ng bahay, eh, yun. Yun yung ipapakita ko sa inyo ngayon. Kaya, pwede pa rin kayo mag-smart home kahit nagre-rent lang po kayo. So, yun. Ito po yung apat na smart home devices na kailangan nyo po para makapag-start ng smart home. Ang unang-una po nating device is yung wireless router. So malamang meron na po kayo nito sa bahay nyo kung meron po kayong internet subscription. Dahil yun ang standard, may wifi ka na sa bahay nyo. So yun, wifi. Yun po yung kailangan nyo. So, ang pangalawang kailangan nyo po dito sa setup na ito is ang voice assistant. So, pwede naman po kayong pumili kung Amazon Alexa or Google Home. Actually, pwede man wala pa muna, pwede naman cellphone lang po muna yung gamitin nyo. Pero mas maganda pong experience kung meron na po kayong voice assistant. Kung baga parang Iron Man yung dating, Jarvis yung dating ng kakain nyo. So, isang command mo lang, mag-activate na lahat ng pwede nyong nilagay dun sa mga application nyo. So, for example, yung ilaw, electric fan, yan. Pwede nyo na siyang i-voice command para bumukas or sumara. Turn off living room lights. Okay. Or isang voice command lang para bumukas sila lahat. Yun po yung kagandahan ng meron voice assistant. Number 3 is yung smart bulb, which is, ang tawag po is WeLight. Yun po yung branding niya. Ang smart bulb na ito ay Wi-Fi based. So, itong smart bulb na ito is kukonek po ito sa Wi-Fi nyo. And then, makokontrol nyo na po siya gamit yung application. So, itong smart bulb na ito is always on siya. So, pwede nyo siya i-turn off or i-turn on using your cellphone or via voice command. So, itong video na to, makikita nyo kung paano sineset-up itong WeLight. Okay, so ito yung WeLight box. Yan. And then, ayun, meron siyang 10 watts na power. Sa likod, nakalagay yung mga description kung ano yung nagagawa niya. Meron siyang 16 million colors. So, buksan natin. Ito yung WeLight bulb. Tingnan pa natin kung ano yung nasa loob. Ang nasa loob pa is yung user manual. Ipapakita ko na rin sa inyo kung paano kinakabit. Okay, so kunwari na ikabit nyo na yung WeLight bulb, kailangan nyo i-switch to ng 3 beses. Yan. So, papakita ko sa inyo, isi-switch natin, 1, 2, 3, patayin nyo ulit, and then buksan nyo ulit, and then mananotice nyo, magbiblink yan. Yan. Pag nagblink yan, nareset na siya sa factory default, at the same time, pwede na siya mag-pair sa cellphone nyo.
tuturo ko naman sa inyo kung paano kinoconfigure yung Smart Life dun sa cellphone nyo. So, buksan nyo yung Smart Life application. And then, pindutin nyo yung plus sign dun sa taas. Punta po kayo ng lighting and then lighting wifi. So, makikita nyo po na nagbiblink na siya. So, i-confirm nyo lang po na nagbiblink na siya. So, confirm indicator. And then, kukonnect nyo na po dun sa wifi router nyo. And then, pag na-connect nyo na, so, ito makikita nyo yung connecting. Mabilis lang to. Dapat kung malapit po kayo doon sa router, mabilis lang po siya mag-connect. So, katulad nga po kanina, sinabi ko sa inyo, yun lang po yung kailangan nyo, yung wireless router, para mag-connect yung Wii Lite at saka yung smartphone nyo. So, yan. Once na nag-steady na yan, yun, device added successfully. And then, pwede nyo na siyang palitan ng pangalan kung anong gusto nyo. So, for example, living room light. So, lagay muna natin Tito Gizmo Wii Light. Yan. And then, save nyo. Save nyo lang. So, pwedeng living room light, kitchen light. Yan. And then, yun, pili na kayo dito kung saan siya located. So, kunwari, living room. Then, yan, save. So, yun, once na connected na siya, mapapatay at bukas nyo na sa cellphone using your application. Yan. So, hindi nyo na kailangan patayin yung conventional switch nyo. So, lagi lang siyang naka-on. Yan. And then, pwede kayo mag-schedule. Subukan natin. So, kung 9:27 na, yan, 9:26. So, i-save natin. Yan. Tapos, pwede nyo kayong maglagay ng notification. Yan. So, 27 na. So, gawin natin 28. Antay tayo ng konti and then papakita ko sa inyo na mamatay yung ilaw. So for example, ito yung sinet nyo na mamatay siya sa umaga. So tingnan nyo at mamamatay siya ng pusa. Yan, sa 9:28 is mamamatay siya. So, ang kagandahan nga nitong Wii Lite na to is conventional switch yung gamit nyo. Yun, so namatay na siya. Yun. Yun, so buksan natin ulit. Then, ito yung color mode niya. Yan. So, pwede nyo baguhin yung kulay. Depende dun sa color mode ng kwarto nyo. Yan, pwede nyong lakasan. Teka lang. Yan, pwede nyong i-dim or lakasan yung kulay. Yan, and then yung intensity ng kulay din. Kung gaano siya ka-light. Yan. So, maganda. Napabalitan ng kulay. So, i-demo ko rin yung yung liwanag niya. Yan. Sa brightness, yan, 50% pa lang yan. Meron pa siyang ilalakas. Pag 100 nyo, yan, malakas na malakas. So, hindi siya tulad ng ibang smart bulb na 50% lang yung brightness. Ito, kasing lakas siya ng mga nabibili sa hardware. So, ayun. Ito yung mga iba pang connect sa bahay namin. So, yun. So, yun po yung Wii Lite. So, itong Wii Lite na to, ang karamihan installation nito is sa mga floor light, yan, desk lamp, yan, pin light,
Kasi ang maganda dito, naseset mo yung mga color. So 16 million colors yung pwedeng mong iset. So mababago mo yung mood ng bahay mo. So for example, gabi gusto mo ng summer mood, or gusto mo yung favorite color mo ng theme ng bahay mo. Yun, pwede mo siya iset ng ganon. At the same time, yung white lumens niya is same lang din doon sa mga nabibili na bulb sa mga hardware stores. Malakas siya. Malakas yung white na ilaw niya. Kaya maganda siyang ipalit sa mga conventional na LED bulb. Lastly, yung number 4 is yung smart Wi-Fi extension cord ng HomeKin. So, HomeKin brand siya. Meron siyang 4 USB port and then 4 gang outlet. So, yung 4 gang outlet na yun, makokontrol mo using your cellphone or via Amazon Alexa. Meron din siyang USB na makokontrol mo pero hindi individually. Makokontrol mo lang siya ng single click. Pero yung 4 na port kasi na yun, pwede kayong mag-charge ng cellphone. Kung meron kayong LED strip sa likod ng TV nyo or sa mga speakers nyo, since USB powered naman yung mga LED strip, pwede nyo isaksak doon. Yun. So, malaking tulong siya for example, sa entertainment system nyo, sa 4 na slot na yon or sa 4 na outlet na yon, pwede ka na maglagay ng TV, amplifier, pwedeng electric fan, or yung media player. So, sulit na. Pwede mo siya individually buksan. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano kinoconfigure yung HomeKin extension cord. So, isaksak natin. And then, makikita nyo na magbiblink yung blue light. So, pagbago yung extension cord nyo, nagbiblink yung blue light. So, yun yung default niya. So, buksan muna natin yung Smart Life application dun sa phone. Yan. And then, tulad dun sa Wii Light, add device tayo. So, yung click nyo yung plus sign sa upper right. And then, hanapin nyo yung extension cord. Yan. And then, magbiblink siya. Yan. So, hindi nyo na kailangan i-reset yung device nga kasi since bago siya. So, enter nyo ulit yung Wi-Fi nyo. And then, in a few seconds, mabilis nang kumonek yan pagka mabilis naman yung Wi-Fi router nyo. So, maging steady blue yung ano, yung ilaw. And then, magbiblink yan slowly hanggang sa mag-steady siya. Kukonek siya dun sa Wi-Fi router nyo. Yan. So, hindi ko na skip yung video. So, antayin na natin siya mag-connect. Kumbaga parang same procedure din ng Wii Light. So, yan. Device added successfully. Ngayon, pwede nyo na i-rename itong extension cord kung saan siya nakalagay. Pwedeng sa living room or entertainment system. Yun. So, ilalagay natin muna parang smart socket. Yan. Pag living room LR, yan, pwede na yan. Save. And then, yun. I-click nyo lang dito sa mga choices. Yan. Pwede kayong bedroom or living room. Yan. So, save. Yan. So, lalabas yung itsura nung ano, kung ilan gang, kung yung ano nyo, extension cord nyo. Yan. Meron switch 1, switch 2, switch 3, switch 4. And then, isang switch lang para dun sa 4 na USB. Yan. So, makikita nyo, mag-activate siya, iilaw siya. And then yung mga socket. Yan. So, i-rename natin yung bawat socket. So, yan. Maganda nga to sa, ano, for example, entertainment system. Sama-sama na sila lahat dito. Pwedeng living room TV. Yan. TV. Then, confirm nyo lang. And then, yun, sa switch 2, ganun din. Kung ano yung gusto nyong ipangalan dun sa nakasaksak doon. So, for example, nga sa home entertainment system, lagay natin amplifier. Okay? And then, ano pa ba?
Lagyan natin electric fan. Fine. Yeah. So basic. And then syempre, for example, meron kayong maliit na ilaw doon or lampshade, pwede nating lagay dito is desk lamp. Yeah. Okay. Okay, and then lastly, yung sa phone charger. Pwedeng phone charger or USB LED strips. Pwede yun sa USB. So, kung may mga nabibili sa Lazada na magagandang LED strips na USB type na, na hindi nyo na kailangan yung adapter. So, test natin. Ayan. So, makikita nyo, nagbubukas yung indicator lights habang kiniklik ko. And then, meron din siyang main button. Yun, pwedeng isang bukasan at isang patayan lang lahat. So, yan, patay. And then yung phone charger. So, yun, madali siyang kontrolin dahil nasa smartphone yun na. And pwede rin kayo mag-schedule bawat devices. Kung makikita nyo dito, yung mga pangalan na nilagay nyo na devices, pwede nyo schedule kung kailan siya bubukas or sasara. Yan. Pwede kayong, for example, sa gabi, iset nyo lahat na patay na siya ng 10 o'clock. Automatic, papatay siya lahat ng 10 o'clock. So, kung halimbawa may nakatulog or nakalimutan patayin yung mga appliances na yan, sinabi ko nga, power saving, makatipid kayo sa kuryente. So, yun po yung HomeKit Smart Extension Cord. Okay, so yun, nasabi ko na nga yung apat na basic na kailangan nyo para magsimula ng smart home. And then, sasabihin ko naman sa inyo kung bakit ba kailangan mag-smart home or kailangan ko ba to? And ano bang mga benefits nito? Unang-una is yung power saving. Kasi bakit ko nasabing power saving? Kasi yung iba sinasabi, ang daming power nakasaksak. So, kumukonsumo pa ng kuryente. Para sa akin, hindi. Kasi ang smart home devices, kadalasan, di battery. Pwede kayong gumamit ng mga rechargeable battery. At the same time, taon, lagyan mo ng battery, kahit wifi yan, months or taon siya tumatagal. And then, pangalawa nga, yung adapter is 5 volts. So, yung konsumo ng kuryente is very, very minimal lang. And then, saka mababawi mo yung ano na yun, yung consumption na yun. Kumbaga, dahil mas makakatipid ka sa kuryente dahil nai-schedule mo na yung ilaw mo na yung bukas-sara ng ilaw mo is pwede mo nang schedule bumukas ng alas 7 ng gabi and mamatay ng alas 6 ng umaga. So hindi niyo na makakalimutan patayin yung ilaw niyo sa umaga. So for example, sa perimeter ng bahay niyo meron kayong apat na bulb na LED light. So, minsan, nakakalimutan nyo patayin sa umaga, lalo na pag nagmamadali kayo umalis. Or, yun, tulog pa kayo, is bukas pa, alas 7 na ng umaga, or alas 10 na ng umaga. So, malaking tip eh. Doon palang bawi na yung mga saksak-saksak ng smart home. So, yun, power saving. So, I guess, yun lang muna yung papakita ko doon sa power saving. Alam ko marami pa. Pwede ko rin i-discuss ito sa mga susunod pang episode sa bawat product. I-discuss ko siya kasi madami pa tayong products na papakita about home automation. So, pangalawa, bukod sa power saving is yung safety and monitoring. Kasi yung mga safety and monitoring, yung mga appliances nyo nga na sinabi ko kanina, pag may bukas na appliances, pwede kayong magpa-alert kay Alexa kung sino pa yung bukas na appliances dun sa bahay nyo. So, for example, nasabihin niya, the light on the garage is still open. Parang ganun. Meron parang mga notification sa cellphone nyo na lalabas na may mga bukas pa kayong ilaw. So, yun. Kasama din siya sa power saving, di ba? And also, yung pangatlo is yung quality of life. Ito ang masasabi ko lang pag nag smart home kayo,
eh madadagdagan ng quality yung ano niyo, yung pamumuhay niyo sa araw-araw, nakaka-distress. Yun yung sabi ko kasi napaglalaruan niyo, for example, yung ilaw napapalitan ng kulay, yan pwedeng gusto niyo yung iba't ibang kulay yung lumalabas. So nakaka-distress siya. At the same time, hindi ka na yuko ng yuko para tanggalin sa saksak yung mga appliances niyo. Kwento ko lang din, for example, sinabi ko na nga lang din ng quality of life. For example, galing ako ng grocery sa gabi. And then, padating pa lang ako sa bahay, pwede ko nang i-command sa cellphone ko. Papakita ko sa inyo itong button na to sa cellphone. Meron lang instant Alexa. So, pwede kong sabihin na turn on garage light or I'm home. Once na nasabi ko na yon, yung voice command na yon is bumukas na yung ilaw sa karahe or bumukas na yung ilaw sa sala. Sa mga bubukas na yung mga ilaw doon sa mga dadaanan ko hanggang doon sa storage room kung saan ko lalagay yung mga pinamili ko. So for example, si Tita may dala yung kanyang baby, so hindi makabukas ng pinto para i-unlock. May smart lock tayo. And then hindi makakabukas ang ilaw dahil may dala. So yun, isang command lang is mabubuksan nyo na lahat ng ilaw. So kumbaga kahit may hawak kayo sa dalawang kamay nyo, ma-activate nyo yung mga ilaw or appliances na kailangan nyo buksan. Alexa, so yun, habang turn on fan nagiginis kayo ng bahay, pwede kayong mag-request ng music. Hindi nyo na hawakan yung cellphone nyo, so iko-command nyo lang kung anong music yung gusto nyo, yun, kung anong ilaw yung bubuksan, kung anong ilaw yung papatayin. Yun, tapos mayroon mga motion sensor, papakita ko rin sa inyo yun, na pag may tao, bubukas yung electric fan or bubukas yung ilaw. So, kayo na bahala mag-program kung ano yung gusto nyong bumukas dun sa kwarto na yun. So, yun. Ganun siya ka-high-tech, diba? Yun, siguro ito, yun nga pang-apat is security. Nabanggit ko na yung ibang security kanina sa monitoring. So, ulitin ko lang. So, meron tayong door sensor. Yan. Meron tayong smoke sensor, gas sensor, at kung ano-ano pang sensor na naka-connect dun sa wifi nyo na nag-a-alert sa cellphone nyo. So, napaka-convenient. Meron ka mga detector nung mga yon. So, kung meron gas leak, diba? Kung meron smoke, kung meron sunog, automatically, kung nasa opisina ka, magno-notify sa inyo kung meron parang gas leak dito sa bahay nyo. So, pwede kayong tumawag kaagad and then sa ano niyo, sa homeowners association niyo or sa guardhouse na check yung bahay niyo kung okay. Pang number 5 na advantage nito is it increases real estate value or yung value ng bahay niyo is tataas lalo na kung maayos yung pagka-setup ng smart home. So, yung for example, naka wifi switches ako and then a wifi socket ako, yung pinagawa kong bahay, and then gusto ko siyang ibenta, mas maganda siya, mas saleable siya, pwede kang ano, medyo mataas mo mabebenta yung mga ano mo, yung bahay mo. So kung developer ka, yan, kung buy and nasa build and sell business ka ng mga bahay, maganda na lagyan mo na ng smart home. So marami na rin gumagawa nito, katulad nitong nadaanan ko sa Katipunan. Mga tayo sa Katipunan, nakikita niya itong building na to. Yan, One Katipunan Residences. So, bago lang siya. One time, yan, nakakita ako dyan ng, ano, ng parang streamer na sabi daw, is yung mga unit daw dito ay smart home na. Yan. So, maganda kung ganun. So, yun nga, sinabi ko, itong smart home, nagpapataas kasi yan ng value. Nagpapataas siya ng value ng mga property. So, yeah, tingnan natin kung smart home nga siya pag natapos. So, yun, automatic, may enjoy mo na kaagad yung pagiging ano niya, high-tech na condo na binili niyo. So, yun, ang take ko nga lang doon sa nakita kong ganun, may madami na nga condo or apartment na naging smart home. So, siguro by 2020, yung Pilipinas, magiging ano na, smart home era na.
marami ng ano, makaka-experience nito. Katulad nitong home automation kit or basic smart home kit is yun nga, yung tatlo, Wii light and smart extension cord, and then yung voice assistant na gusto nyo. So ayun. So ano po ba yung mga kailangan para may setup natin tong mga gizmo na to? So kailangan po natin ng Amazon Alexa account, and then yung Smart Life account na madadownload nyo po sa Play Store or sa Apple Store. So mag-register po muna kayo doon sa account, and then yung pangatlo is yung i-enable nyo yung skill kay Amazon Alexa. So very brief lang ito, hindi ko na masyado explain kasi gagawan ko to naman ng magandang explanation sa isang episode. Yung kay Google Home siguro sa ibang episode na natin papakita. So iba rin kasi yung bang setup nun. So nakita niyo na po yung tatlong basic smart home devices at kung ano yung mga nagagawa niya. So marami po tayo. Ang makikita nyo, meron tayong smart home IR remote control, smart home Wi-Fi door and window sensor, smart home smoke and gas sensor, smart home PIR motion sensor, meron tayong smart home light switches, at smart home Wi-Fi electrical socket. So yun, napakadami pong ano pa, smart home gizmos. So meron tayong mga episode bawat isa dyan. So antayin nyo po yun. And idagdag ko lang, so kung ayaw nyo ng extension cord kanina and gusto nyo lang talagang subukan yung smart home, meron tayo ditong single plug lang na Wi-Fi. So HomeKit din po ito, universal smart Wi-Fi plug. Yan. So sana po naintindihan nyo itong episode na ito about Smart Home 101. Kung nagustuhan nyo po yung video at nagkaroon po kayo ng bagong kaalaman sa para sa inyong pinapagandang bahay at ginagawang high-tech, is i-like nyo po yung video. Yan. Kung gusto nyo pa pong i-share para marami pong makaalam nitong Smart Home, eh i-share nyo naman po. Yun. Pindutin nyo po yung share and then sabihin nyo Smart Home 101. And then kung hindi ko naman po kayo na-convince pa, eh abangan nyo pa po yung mga susunod na video and then click nyo po yung subscribe. So marami pa po tayong video about smart home gizmos and gadgets. Para ma-experience nyo po itong basic automation na ito, ay ito po yung mga halaga o mga gastos nyo sa mga ito as of September 2019. Wii light po ay available sa Lazada for 685 po per bulb. HomeKit Wi-Fi extension cord sa Lazada po ay 1,175. And yung Alexa Echo Dot and Google Home Mini ay nasa 2,500 po ang isa. So ang total po na mga gastos nyo para dito sa basic smart home kit ay nasa 4,360 pesos. Para sa tatlong gizmo na para makapagsimula kayo sa home automation. Okay, so meron nga palang nagpapa-shoutout si ang Pogizmo, Danny Labrocha. So siya daw yung unang nag-like sa YouTube. And sana kayo din, like nyo din yung mga video sa YouTube para dumami po yung likes doon. So salamat din po sa mga nag-subscribe. Marami na pong pumindot ng subscribe button sa YouTube. Kahit hindi ko pa po yan masyado pinopost doon sa Facebook channel namin. So, yon, Daniela Brocha. Bili ka na ng smart home devices. Sa susunod na episode, samahan nyo ako at ipapakita ko ang in-car Alexa gizmo at kung paano ito makakadagdag tulong sa inyong high-tech na bahay. So mga tito at mga tita, kita-kita po tayo ulit sa susunod na episode ng Tito Gizmo.